mga kamigis, nandito naman tayo para ituro ko sa inyo paano kalkulahin ang parallel circuit rule sa ating Ohm's law. Mga kamigis, nandito ang rule circuit sa parallel. Parallel circuit rules, number one, components in a parallel circuit share to the same voltage. So, electromotive force total equal electromotive force 1, electromotives 2 equal to electromotives 3. So, second, ang rule sa ating circuit in parallel, total circuit in a parallel circuit is equal to the sum of the individual branch current. So, I total I1 plus I2 plus I3 yung current natin. Then, pangatlo, total resistance in parallel circuit is less than any of individual resistance. So, ito ang kanyang formula, 1 over R total. So, look at the parallel circuit, mga kamigs. So, R total, 1 over 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. So, meron tayong circuit parallel dito, mga kamigs, yung parallel circuit natin. So, meron tayong given na electromotive force, yung ating voltage, 12.2. Then, given ang ating R total. So, first natin R total sa R1. R1 ito, mga kamigs. Then, R2. Then, R3. So, ang R1 natin is 5 ohms. Then, ang ating R2 is 10 ohms. Then, ang ating R3 is 15 ohms. Then, dito, yung ating current 1, question mark, yun ang hanapin natin ngayon. So, ang I2, so, question mark, pangalawang hanapin na natin. So, I3, yung current 3 natin, question mark, yun ang pangatlo. So, dito sa ating resistance, mayroon tayong kinatawag na individual power. So, mayroon tayong power 1, question mark, ito rin ang ating hanapin mamaya. Kalkulahin natin. So, yung power number 2, question mark din, yun ang hanapin natin. Then, ang ating power 3, question mark, hanapin din natin. So, dito, meron tayong question dito. So, number 1 is compute the total resistance. So, i-compute na to based sa ating rule sa ating parallel. So, yun nga yung R total natin is 1 divided by 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. Yun ang ating formula yung gamitin mamaya. So, number 2, compute the total current. So, yung I1, then I2, then I3. Then, number 3, compute the total individual current. So, every current niya, I1, then I2, I3, then ang total niya. Then, dito naman sa number 4, compute the total individual power each resistor. So, meron tayong kukunin na power dito every sa R1, R2, then R3. So, mga kanilang power. So, compute the total power. So, i-compute natin yung P1, power 1, power 2, then ating power 3. Okay, ito ang ating unahin yung pag-solve sa ating R total. So, gamit tayo ng formula na R total 1 divided by 1 resistance 1 plus 1 divided by R2 natin, then plus 1 divided by R3. So, dito, kita natin na i-process natin mga kamigs. Dito. So, 1, ang value sa ating R1 is 5 ohms based sa ating circuit. So, dito mga kamigs, yung 5. Then, ang ating R2 is 10 ohms.
So dito mga kamigs, add to natin din ang ating 15 ohms, yung ating R3. So saan ito ginawa yung 0.2, 0.1 plus 0.06? Mga kamigs, dito lang natin eh, yung fraction na numbers at ilang 1 divided by 5 equals 0.2. Then 1 divided by 10 ohms equals 10.1. Then yung 1 divided by 15, yung 0.06. Then, mga kamig, sunod natin gawin is 0.2 plus 0.1 plus 0.06. Ang lalabas dyan is 0.36. Yun ang R total natin. Pero ang R total natin, ang formula natin sa ating parallel, ito 1 over R total man. So ito, dito ang 1 divided by sa 0.36 R total natin. So lalabas dyan is R total natin is 2.77 ohms. So mayroon tayong example pa dito, halimbawa sa pag-process sa ating R total. Pero same lang sila ang resulta mga kamigs. So, isang proseso sa pag-solve natin sa ating R total. So, dito, kita ninyo na same din ang formula. Pero pag-process, hindi pareho. So, tingnan nyo mga kamigs. 1 dito, RT tayo, R total equal 1 divided by sa mga 1 divided by R1 plus 1 divided by sa ating R2 plus 1 divided by rin sa ating R3. So ito na kami, sikan. Sikan natin process sa ating R total. So 1, fraction numbers ito. So 1, kanina is 1 divided by 5 man. Pero ngayon, hindi na. Saan magkuha na tayo ng LCD, least common denominator. So yung paano ito nakuha yung 1750 yung LCD natin. So ito ang LCD natin. So ito ang LCD natin, 750. Ngayon mga kamigs, 5 times 10 times 15. So 5 times 10 times 15, lalabas dyan is 750. So ngayon, ang gawin natin, next natin gawin is 750 yung LCD natin, i-divided by natin sa ating 5. Ating lalabas dyan is 150. Mga kamigs. So 150 yung mga question mark natin. So nasolve na natin yung first nating sa ating R1. Sa pangalawa naman, sa R2. So dito mga kamigs, so 750 divided by natin sa 10. Ang lalabas niyan is 75. So 750 divided by 10 is 75. Then yung R3 natin, 750 divided by natin sa divided by sa ating 15 ohms. So lalabas niyan is 50. So next step natin mga kamigs. Saan ito galing yung 275? Dito yung mga kamigs, yung 150 yung kanina divided by natin sa ating LCD into sa ating mga R1, R2, R3. So yung 150 plus 75 plus 50, lalabas dyan is 275. Ngayon, i-divided by natin sa 750 nating LCD, least common denominator. So lalabas dyan na 0.36 yung R total natin. So pareha lang dito. Compare natin. So, walang sobra at walang kulang. Sakto. 0.36. Dito naman ay 0.36 yung ating R total. So, sa ating rule sa ating parallel circuit, mayroon man tayong 1 over R total. So, divided by sa ating R total. So, dito tayo. So, 1 divided by 0.36 RT yung R total natin. Lalabas din pareha dito sa first nating process ha. Solve sa ating total resistance. So lalabas, R total natin is 2.75 ohms mga kamigs.
So dalawang klase na to solve the R total. So hindi sila pareho pag-process, pero same result lang ang lalabas. So point dito sa ating pag-process, meron tayong LCD, least common denominator, pero ang lalabas is 7.75. So same lang dito, yung fraction natin, numbers, i-diretso natin 1 divided by 5, diretso na. So dito, mayroon tayong LCD. Next, i-check natin dito mga kamigs, yung ating nasolve na. So, nasolve natin is compute the total resistance. Ngayon, number 2, i-compute naman natin yung compute the total current. So, ating gawin, based sa ating Ohm's law, ating I total natin yung amperahe, amperes total, electromotive force total, then ang ating resistance total. So yung 12.2 natin is ang ating mga yung voltage sa ating circuit na given. So divided by natin dito sa ating resulta sa ating ohms, 2.75 ohms. Okay, yun ang divided by natin sa 12 divided by 2, then sa ating 2.77 na ohms. Then ang ating I total mga kamigs is 12.2 volts, then divided by 2.7, ang lalabas is 4.4 amperes. So i-checking natin kung tama ba dito ang yung I total natin. So individual natin pag-process o pag-solve. So unahin natin, check na natin dito muna. Compute the total resistance. Ang total resistance natin is 4.4 amperes. Then, yung pangatlo, compute the total individual current. So, i-check natin. So, ang ating number 3, I1 equal electromotive force, yung voltahe natin, then ang ating R1. So, yung equal, yung ating electromotive force is 12.2 volts man, then divided by natin sa 5 ohms yung ating R1. Then ang lalabas dyan is sa ating current 1 is 2.44 amperes. Sa susunod naman mga kamigs, yung I2 natin, current 2. So electromotive force din sa R2, divided by din sa R2. Okay, 12.2 volts divided by sa 10 amperes natin, ang lalabas dyan sa ating amperahe number 2 is equal 1.22 amperes. Then sa ating current 3, I3, then equal sa ating voltahe naman, then divided by sa ating R3. Okay, equal natin, then ang ating electromotive force is 12.2 volts divided by sa ating 15 ohms. Then ang ating I3 is 0.81 amperes. Okay mga kamigs, okay, nakuha na natin yung number 3 natin, compute the total individual current. So mayroon na tayong mga individual current. So okay, lagyan natin ang mga numbers dito. Yung I1 natin is 2.4 amperes. Then ang ating current 2 is 1.22 amperes. Then ang ating I3 is 0.51 amperes. Okay, check na natin. Solve na natin yung total individual current natin. Okay, next step is yung number 4 natin, compute the total individual power edge resistor dito mga kamigs. So mayroon tayong R1, hanapin natin ang power 1. Then mayroon tayong R2, hanapin natin ang power 2. Then R3 natin, hanapin natin ang power 3 natin. So i-calculate natin o kukulahin. So unahin natin yung ating number 4, compute the individual power edge resistor.
So dito tayo. So ang power natin, gamit tayo ng formula, power 1, then ay isolve muna natin yung ating I total. So ang ating I total is, mga kamigs, balik tayo sa ating I total. So I1 natin 2.44 amperes plus 1.22 amperes, then plus 0.81 amperes. Ang lalabas dyan is 4.4. Okay, tama-tama mga kamigs, dito yung ating kanina I total equal E total, i-divide natin sa ating R total. So lalabas to yung 4.4 amperes. So sa checking natin sa tatlo nating amperahe na i-calculate kanina is 4.4. So pareha sila mga kamigs. Okay, dito naman tayo sa power. I-continue natin sa power natin na individual, P1, P2, P3. So yung P1 natin, gamit tayo ng formula na P1 equal I1 times natin sa ating electromotive force o voltage. So ating I1, yung dito sa ating circuit, mag-answer naman tayo dito. So 2.4 amperes at 2.44 amperes, then i-times natin sa ating voltage na given dito na 12.2 volts. Ang lalabas sa ating P1, power 1 natin is 29.76 watts or 30 watts mga kamigs. So gamit tayo ng mga bulb natin. So run off natin is 30 watts. So meron tayo mga bulb na light bulb na 30 watts. Then sa power 2 natin, then equal I2 times natin sa ating electromotive force. So dito makita natin ang I2, so 1.22 amperes, then i-times natin sa ating 12.2 volt. Then ang ating P2, power 2 equal 14.88 watts or mga kamigs or 15 watts na light bulb. Okay mga kamigs, number dito na tayo sa power 3. Yung power 3 natin, I3 times natin sa ating electromotive force. So ang ating IT is 0.81 amperes man. So times natin sa 12.2 volts. So lalabas dyan ang ating power 3 is equal 9.82 watts mga kamigs or 9 watts. Okay mga kamigs, i-checking natin para tatama dito sa ating power total. So ang ating power total, ito mga kamigs, I total i-times natin dito na tayo mga kamigs, i-check natin dito muna yung compute na total individual each resistor. Then lastly is compute the total power. So gamit tayo ng formula na P total dahil ng ating I total i-times natin sa E total, then power total equal 4.4 amperes yung amperes natin, then i-times natin sa 12.2 volt. Ang lalabas mga kamigs is 53.68 watts. So or i-run off natin is 54 watts. Then checking tayo mga kamigs, check na natin dito yung computer total power. So checking natin para katama dito sa ating power total. So checking natin individual nating power, power 1, power 2, power 3. So P total, ang P1 natin is 30 watts, plus natin sa power 2 natin na 15 watts, i-plus natin sa power 3 natin na 9 watts, lalabas mga kamigs is 54 watts. So eksakto dito sa ating P total, I total times natin sa E total, lalabas is 54 watts. Tama ang ating checking. So ganun lang mga kamigs. Okay mga kamigs, sa P1 natin is
30 watts. So lagay tayo ng 30 watts. So 30 watts ito. Yung ating P2 is 15 watts. Then ating P3 is 9 watts. So 30 plus 15 plus 9 is 54. Mga kamigs dito. Saktong-sakto. Okay mga kamigs. Ganun lang kadali ang ating parallel circuit rules. Combination natin sa ating current, power, yung resistance natin, then yung electromotive force natin, yung volt. Okay mga kamigs, ganun lang kadali ang ating tutorial. Para updated kayo sa susunod kong videos, please click like and subscribe. Kung na may nais kayong ipagawa, mag-comment lamang kayo sa baba. Thank you for watching.